bawat isa. Tayo po ay magpapaumpisa na ng ating service ngayong umaga po ito. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo at pwede ba nating i-welcome ang ating Panginoon sa lugar na ito? For God said in His Word, when two or three gather in His name, He is in the midst of us. Amen po ba? At pakitignan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, congratulations. Kasi hindi ka sumama sa kampanya. Amen? So ngayong umaga pong ito, wala po tayong ibang itataas sa lugar na ito, ipagsisigawan, kundi ang pangalan lang ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? For God said in His Word in Psalms chapter 150 verse 6, that let everything that has breath praise the Lord. Pakitignan mo nga yung katabi mo kung humihinga. Okay, kung humihinga, sabihin mo, wala kang rason para hindi purihin ang Panginoon ngayong umaga pong ito. Amen po ba? Wala tayo magiging rason para tayo ay maging tahimik o maging tikom sa pagpupuri dahil tayo ay may hininga at ginawa tayo ng Diyos para magpuri sa Kanya. At kung maaalala niyo po yung storya sa Luke chapter 19 nung si Jesus ay pumasok sa Jerusalem at yung mga tao ay nakita siya na nakasakay sa donkey. Sabi doon sa verse 37 to 38, now he came near the path down the mountain, Mount of Olives, and the whole crowd of the disciples began to praise God. Meron po ba ditong mga anak ng Diyos? Sabi po doon, they began to praise God joyfully with a loud voice for all the miracles they have seen. At sabi doon, sabay-sabay nilang sinisigaw, blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest heaven. Amen po ba? Pwede po ba nating punuin ang lugar na ito ngayong umaga na ito ng pagpupuri sa ating Diyos? Lahat po ng may hininga, hindi ko po kayo lilimitahan ngayong umaga na ito kung gusto niyo pong sumigaw, kung gusto niyo pong magkatawaan sa presensya ng Panginoon. Let us all fill this house with praise. Let us all fill this house with worship. For God is holy. Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest! Oh, no, we welcome you in this place, God. We give praise. We give honor. We give worship unto you, God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Minsan pa po, Panginoon, we welcome your presence in this place. Naniniwala po kami ang matinding pagkilos ng iyong Santong Espiritu ay nasa sa amin pong kalagitnaan. At tunay nga po, hindi namin mapipigilan na kami po ay magkasiyahan sa ilalim ng iyong presensya pagkat yan ang iyong kalooban, Panginoon, that every time, Lord, your Spirit is here, there is freedom. Your Spirit is here, there is healing. When your Spirit is here, there is unity. At kaya sa oras na to, Panginoon, patuloy naming dinadakila lamang ang iyong pangalan. Lord, we open this service, God. Minsan pa, nang may pasasalamat, nang may pagsigaw ng tagumpay, dahil ikaw ang Diyos na hindi nagkulang, hindi nagbago, at tunay nga po, O Diyos, sa iyo namin iaalay ang aming mga pasasalamat ngayong umagang ito. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, we will declare again that let everything that has breath will praise, will praise, will praise, will praise the Lord this morning. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati, at pagsamba. Ito po ang aming panalangin ng may tagumpay. Lahat ng may hininga ay sisigaw ng malakas na malakas na malakas na. Amen, amen. Yung malakas na palakpak po para sa Diyos na buhay. Yung palakpak po na hindi napipilitan, hindi pang politiko, hindi pang artista, kundi para sa Diyos sa mga Diyos. Hari na mga hari, Panginoon ng Panginoon. Huwag na po tayong umupo. Bago po tayo magbatian o magkamayan, meron po bang mga bago lamang po nakarating sa ating pong fellowship? Ngayong umaga, pwede po bang taas lang kamay? Ayun, yung mga bata po natin doon. Praise the Lord, pakalakpakan po natin
ang ating pong Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, hayaan nating lumapit ang mga bata sa ating pong Panginoon pagkat nasa kanila, sa kanila ang kaharian ng Diyos. Amen? So ngayong umaga pong ito, minsan pa sa ating pong pagkakamayan or pagbabatian sa bawat isa, well, let us give yung genuine na pagmamahal sa bawat isa as we sing this song, Smile. Sabi mo sa katabi mo, ngiti naman dyan, huwag yung ngiting aso, ha, yung ngiting totoo. Ating awitin sa Tagalog, ngiti. Ngiti. Ikay gumaganda. Ikay gumaganda. Ngiti. Kahanga-hanga ka. Kahanga-hanga ka. Ngiti na ate. Ngiti na ate. Ngiti na kuya. Lahat ay magpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya, ngiti na kuya. At tayo'y magpasalamat sa Diyos, magpasalamat sa Diyos. Ngitihan mo naman yung iyong kinakamayan, sabihin. Ngiti, kay gumaganda, ngiti gumaganda. Kahanga-hanga ka, ngiti, kahanga-hanga ka. Ngiti na ate, ngiti na ate. Kuya, lahat ay magpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya. Lahat ay magpasalamat. Lahat ay magpasalamat sa Diyos. One more time. Ngiti. Ikay gumaganda. Ikay gumaganda. Ngiti. Kahanga-hanga ka. Ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay magpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya, ngiti na kuya, lahat ay magpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya, ngiti na ate, ngiti na kuya, lahat ay magpasalamat sa Diyos. Ngiti na ate, ngiti na kuya, ngiti na kuya, lahat ay magpasalamat sa Diyos. Lahat ay magpasalamat. Lahat ay magpasalamat sa Diyos. Lahat ay magpasalamat sa Diyos. Lahat ay magpasalamat sa Diyos. Lahat po tayo ay pumalakpak sa ating Diyos at pasalamatan po natin siya sa kanyang kabutihan. Hallelujah! Can we all shout hallelujah? Hallelujah! Sige po, tayo po yung makakaupo at ngayong umaga pong ito, tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa. Amen po ba? Do you believe that God is good? Amen! Sabihin niyo po all the time, God is good! All the time! And all the time! God is good! So ngayong umagang ito, kung yan po ang ating pinaniniwalaan, wala po tayong dahilan para hindi magpasalamat sa ating Panginoon. Yes, sa umaga pong ito, tawagin ko na po si Kuya Jake para una magpasalamat at i-testify ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Praise God, hallelujah. Tunay nga napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay kasi yung kagalingan niya ay lagi niyang pinaparana sa atin. Amen po ba? For this past week po kasi, past day po na na-hospital po tayo, but still, naririto po ako ngayon sa inyong harapan at dinideklara ko po yung kagalingan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Sapagkat sinabi sa salita ng Diyos sa kanyang latay, ay tayo ay pinagaling na ng Panginoon. Amen po ba? So naniniwala po ako na kapag ang Diyos ay may plano pa sa ating buhay, hindi niya pa tayo kukunin. Eh po ba? So, salamat po sa Panginoon sa kagalingan. Salamat po sa Panginoon sa katagumpayan niya. So, at
naniniwala ako na yung time na yon sa naranasan ko yung Diyos, hindi ako pinabayaan. Kasi ang Diyos, sabi niya sa kanyang salita na hindi niya tayo pababayaan, iiwanan man. Amen po ba? Sapagkat yun yung pangako ng Diyos na dapat natin panghawakan na mahirap pa mang kalagayan, yung Diyos nananatiling tapat sa ating mga buhay. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kagalingan, sa katagumpayan at sa kabutihan niya sa aking buhay. Maging sa pagpo-provide niya po sa lahat ng pangailangan. Dahil sa ospital po, wala po akong binayaran kahit 5. Amen po ba? So ganun, kapag naglingkod po tayo ng totoo sa Panginoon, ganun po siya katapat sa ating mga buhay. Kaya all glory belongs to God po sa ating mga buhay. Yung malakas sa palakpak po sa ating Diyos na nagpapagaling. Truly, by His stripes, we are healed. Amen po ba? And we are more than conquerors in Christ Jesus. Amen? Kaya nga po, pag tayo ay susunod sa Panginoon, meron man po tayong maranasang karamdaman sa ating physical na pangatawan, sigurado naman po, meron tayong dakilang manggagamot na siyang gumagamot sa ating pong mga karamdaman. Amen? Meron pa po bang habol para magpasalamat si Ate Grace po? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Reminder lang po, ABC po tayo. Praise God. Apurihin ang Diyos sa buhay na bawat isa, maging sa aking buhay po. Dahil sa katagumpayan po ng graduation po ng Soul, graduate na po tayo for God's glory po. Kahit ang dami pong pagsubok, talagang inaano ng kaaway yung lahat ng aspeto ng buhay natin, maging sa relationship, sa family, finances, sa trabaho. But for God's glory, promoted po tayo sa trabaho. Humahawak na po tayo ng tao ngayon. Dati po, staff lang tayo. Ngayon, for God's glory, pinagkakatiwalaan na tayo ng company na humawak po ng tao. And isa pong pinagpapasalamat ko kay Lord sa provision niya kasi kanina, inabutan po ako ng pang-Congress for God's glory kasi akala ko talaga hindi ako makakasama. But I keep on praying and I keep trusting God for His ways and for His provisions. And isa ko pong pinagpapasalamat kay Lord kasi lahat ng aspect na inaano ng kaaway ay God fixes everything. So for God's glory po. Thank you po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Gusto ko po magpasalamat sa Panginoon sa dalawang bagay po na talagang grabe yung ginawa ng Panginoon. Gusto ko po kasing ipasalamat na nag-graduate na po tayo sa School of Leadership. Yan. Dahil actually sa taong pong yun, hindi lang dahil sa wisdom, dahil lang sa talino, kundi meron din pinakita ang Panginoon na yung talagang spiritual at puso natin na talagang yung mga giftings din na pinakita ng Panginoon na pag after ng graduation natin, patuloy pa tayong gagamitin ng Panginoon. And yung second thing po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi sinabi niya po sa salita ng Panginoon na ang tao po yung nagpaplano pero yung Diyos yung nagtutupad. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil isa po tayo sa ginamit ng Panginoon upang pagpalain ang church na pinagkatiwala po sa atin. Gusto ko po rin ipasalamat yung kabutihan ng Panginoon sa ating mga pastor na nagturo po sa atin na talagang lumago po tayo spiritual. Thank you po. Ayun lang po. All glory belongs to God po. Yun. Praise God. Isang magandang umaga po sa lahat. Magpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa binigyan niya ako ng another year. So, birthday po natin ng nakaraan. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon dahil graduate na po tayo dun sa Sol. So, share ko lang po sa inyo. Unang-una po kasi, hindi po talaga ako nag-ano sa Sol eh. Una, pangalawa, ngayon pangatlo po, in-encourage po ako ni ate. Alam niyo po, ang daming blessing na nangyari sa akin nung pumasok ako sa Sol. Alam niyo po, natuto na po kami, nagkaroon pa kami ng pagpapala. Alam niyo po, simula nung nag-enroll ako sa Sol, yung pagpapala po tuloy-tuloy eh. Alam niyo po, hindi ko ina-expect, nagkaroon ako ng sasakyan, nagkaroon ako ng taxi, nagkaroon ako ng motor, lahat po yun puro bigay. Mihini po pa ang Panginoon, kaya in-encourage ko po yung mga gusto mag-aral ng Sol. Ano po, hindi po tawag nito,
hindi po kalugihan na tayo ay mag-enroll sa Sol. Dahil alam ko po na kapag inuuna natin ang Diyos, bibigyan niya tayo lahat. Amen po. Maraming salamat po and glory to God po. Yung malakas naman pong palakpak sa Diyos na tagumpay sa ating buhay. Amen po ba? Tunay nga po, hindi sapat yung ating pasasalamat. Hindi sapat yung mga bagay na pwede nating ibigay sa Panginoon dahil hindi natin pwedeng i-outgive ang Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin. Ang pwede lang nating ibigay, alam nyo po, sa umagang ito, anong pwede nating ibigay? Yung buhay natin at yung pinaka the best nating pagpupuri sa Diyos ay ibigay natin sa Panginoon. Yun ay sapat-sapat na sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kaya ngayong umaga pong ito, hindi ko na po kayo pipigilan para tumayo at purihin natin ng sama-sama ang ating Diyos na buhay. Sige po, praise God. Sama-sama na po tayong tumayo. At palakpakan po natin ng Panginoon ngayong umaga po. Yung palakpak po sa ating Diyos na buhay. Yan, palakpak po sa ating Diyos na buhay. Habang nagpapasukan po ang iba, yan, praise God. Pakisabi sa katabi mo, sama-sama na tayong magpuri sa ating Panginoon. Sumigaw po na malakas ng amen ang handa ng sumamba sa Diyos na buhay. So sabi po ng Nehemiah chapter 8 verse 10, ito yung araw na ginawa ng ating Panginoon at ang kagalakan ng Diyos ay ang ating kalakasan. Amen? Kaya ngayong umaga pong ito, sama-sama na po nating ideklara that the joy of the Lord is our strength. Hallelujah! Hallelujah! Ho! Everybody clap your hands! One more time, let's do the intro! Let's go! And together we say, the joy of the Lord. The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Eat the fat, eat the fat, and drink the sweet sin portion to those who are weak. The joy of the Lord is our strength. Say, the joy of the Lord is our strength. Is our strength. The joy of the Lord is our strength. Eat the pill, eat the pot, and drink the sweet scent potion to those who are weak. The joy of the Lord is our strength. Everybody say, today is holy. This day is holy to the Lord. So don't be grieved, but shout for joy. This day is holy. He is holy to the Lord. So don't be grieved, but shout for joy. Everybody say the joy. Send portion to those who are weak. The joy of the Lord is our strength. This day is holy to the Lord. This day is holy to the Lord. Don't be grieved, so don't be grieved, but shout for joy. This day is holy. This day is holy to the Lord. So don't be grieved, but shout for joy. Everybody say, this day is holy. This day is holy to the Lord. Don't be grieved. So don't be grieved, but shout for the very last time. Let's all declare this day. This day is holy to the Lord. So don't be grieved, but shout for joy. Everybody declare the joy of the Lord. The joy of the Lord is our strength. Yeah, yeah. The joy of the Lord is our strength. And eat the pot and drink the sweet
portion to those who are weak. Minsan pa sa uling pagkakataon, with the voices declare the joy of the Lord. The joy of the Lord is our strength. Come on, church, say it. The joy of the Lord is our strength. And eat the fat and drink the sweet. Send portion to those who are weak. The joy of the Lord is our strength. And all declare this day is holy. This day is holy to the Lord. So don't be grieved, but shout for joy. Oh, this day is holy. This day is holy to the Lord. Don't be grieved. So don't be grieved, but shout for joy. For the last time, this day is holy. Sabihin mo sa iyong katabi, eat the fat, drink the sweet, send portion to those who are weak. The joy of the Lord is our strength. O hanap ng partner, sabihin sa kanya, eat the fat, drink the sweet, send portion to those who are weak. The joy of the Lord is our strength. O hawakan ang nasa kanan't kaliwa, sabihin, eat the fat, drink the sweet, send portion to those who are weak. The joy of the Lord is our strength. Sabihin natin sa isa't isa, eat the fat and drink the sweet, send portion to those who are weak. The joy of the Lord is our strength. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength. Is the strength of my heart and my portion forever. Awitin natin sa Tagalog, kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Tanging ikaw, Jesus. Ay ikaw ang kagalakan sa tuwing-tuwing. Kalakasan ko. Ikaw ang kagalakasan. Minsan pa lahat lang ng lalaki, Tagalog, kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakasan. O, sasagot ang mga babae sa Ingles. God is the strength. O, girls. Oh, my heart. O, girls lang, ha, walang magkakamali. Oh, my heart. God is the strength. Oh, my heart. One more time, old lady says, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength. O pagsabayin natin na lalaki sa Tagalog, babae sa English, let's go. Kalakasan ko, ay ikaw. Kalakasan ko, ay ikaw. Kalakasan ko, ay ikaw. Ang kagalakasan sa
go. Ay ikaw, kalakas na strength. Oh my heart, God is the strength. Oh my heart, ganyan po sa langit. One more time, church. Kalakas na go. Oh my heart, God is the strength. Ay ikaw, God is the strength. Sige po, sama-sama mapuri sa Diyos. As we say, kalakas na go. Ay ikaw ang kagalakan sa tuwing for the last time, kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw, kalakasan ko. Ay ikaw ang kagalakan sa tuwing, sa tuwing na, sa tuwing na, sa tuwing na, sa tuwing na, sa tuwing said somebody shout Jesus. Jesus. How? Bible tells us, sabi po ng Psalm, I think, I forgot the numbers, pero ang sabi po ng Psalm, ang sabi po doon, kahit yung laman ko, yung puso ko, mag-fail. No? I forgot the exact verse, pero sabi doon, whom I have in heaven, but you. Whom I long here on earth, but you. Though my flesh and my heart may fail, but he said that God is the strength of our hearts. Yes. Amen? Ano man pong nangyayari sa atin, isa lang ang alam natin kung bakit po tayo nakatayo ngayon. Kalakasan to ng ating Diyos na buhay. Amen? And he deserved to be declared like that. Amen? Amen po ba? Oh, Jesus. Oh, God. Oh, my God. As we say, God is the strength of our hearts. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. 'Cause God is the strength of my heart. God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Just say, God is the strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Last time, kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa tuwi-tuwi na. Psalm 20 verse 7, it says, some boast in chariots and some in horses, but we will boast in the name of our God. Panginoon, sa umaga pong ito, though we know that our strength is failing, isa lang yung pwede po namin ipagmayabang at ipagmalaki. Nakilala ka namin at naging Diyos at Panginoon ka ng buhay namin. We worship you, Jesus. We worship you, God. There is no glory
My life to worship you.
His majesty, Jesus, you died and now glorified. He's the King of all kings. So exalt Jesus. So Jesus the King. Oh Majesty, worship your majesty, worship his majesty. For Jesus to die, now glorified, is the King. For the very last time, we just want to exalt you, our God. So exalt, so exalt. Christ Jesus, the King. Oh, Majesty, worship your majesty. Worship his majesty. Jesus who died, now glorified. He's the King of all kings. Oh, Majesty. Majesty. Worship his majesty. Jesus who died, now glorified. He's the King of all. His majesty, Jesus to die, now glorified. Jesus to die, now glorified. Jesus to die, now glorified. Jesus to die. The King of all kings. He's the King of all kings. We give ourselves, King of Majesty, King of Majesty, we give you praises. He's the King. Your name we bow.
At your name we worship. At your name we give you praise. Oh, at your name. At the name of Jesus. This is what we desire for, just to lift up your name, Jesus. I give you glory, I give you honor and worship in Jesus' name. And everybody says, amen. Amen. Praise the Lord sa bawat isa po na minamahal at nagmamahal sa Panginoon. Tayo po ay sama-samang magbibigay ng ating ikapot handog sa Kanya sa umaga pong ito. And sabi po sa salita ng Diyos in 2 Corinthians chapter 9 verse 7, that each of you should give what you have decided in your heart to give, not as a reluctantly or under compulsion, but love God's cheerful But God loves a cheerful giver sa umaga pong ito. Kaya po, inaanyayahan ko po kayo na ilabas na po natin ang ating mga ikapot handog at tayo po ay sama-samang mananalangin sa umaga pong ito. Purihin ka o Diyos at dakila ka sa lahat. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga biyaya at pagpapala na aming natatanggap, Panginoon, mula sa iyo. Kaya po dalangin po namin, O God, na sa bawat isa sa amin, maliit man o malaki ang aming maibibigay. But Lord, we pray that it comes from our heart, O Lord God, kung ano po yung maibibigay po namin sa umagang ito, ay maging mabangon sang miyo po, Panginoon, sa iyong paanan. Lord, salamat po, O Diyos, maging, O God, sa bawat pagkukunan po namin, even in our resources. We just want to bless your name, O God. Kaya po salamat po sa bawat isang magbibigay sa umaga pong ito at magtatanim para sa iyong iglesia at para sa iyong gawain, Hesukristo. Patuloy kang maluwalhati, Panginoon, sa lahat, O Lord God, ng pagpapala na meron po kami ay maibalik po namin ito, Panginoon, na may katapatan at may kagalakan mula sa aming mga puso, Jesus. Kaya po salamat po sa iyong kapurihan at kadakilaan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Day of my life, I am blessed.
blessed. I am blessed. Hallelujah. Come on, give the best clap offering unto God. I said, give the best clap offering unto God. I said, give the best clap offering unto God. Hallelujah. Yung malakas sa palakpak para sa pangalan ng Panginoon, yung palakpak na makararating sa kalangitan, yung palakpak na lalagpas sa bubong ng building na ito, yung palakpak na makakatakaw pansin sa buong kapaligiran, sapagkat ang palakpak na yan ay para sa Diyos sa buhay. Hallelujah! Amen. Come on, give the best clap offering. The God that we serve is a God the God of revelation, the God of full of surprises, because when He revealed Himself, when He revealed Himself to us, we will see the glory of God. The moment God revealed a revelation, it gave us excitement. Hallelujah. I don't know about you, but every time I receive a revelation from God, excitement arise in my heart. Excitement arise in my heart. Because a revelation is a word that comes from the Lord. A revelation that comes from God is divine. Banal. Banal. The word revelation started with God. Nagsimula ito sa Diyos. Yung pagpapahayag, yung pagpapakita ng banal na kapahayagan mula sa Diyos. Yung kapahayagan na hindi pwedeng matanggap kung kanino lang. But it will only receive from the Holy Spirit. Alam nyo, tayo mga Kristiyano, naghihintay tayo ng kapahayagang mula sa Diyos. And if you are longing for the revelation of God, you will receive from God. I said, you will receive from God. I said, you will receive from God. Hallelujah. Thank you, Jesus. As a church, we need to be united in terms of receiving the revelation of God, the revelation of the Holy Spirit. Because if you will not receive a revelation from the Holy Spirit, you will not join with us in doing what God wants us to do. Hindi ka makakasama sa papagawa ng Diyos kasi hindi mo naman natatanggap.
hindi mo natatanggap ang kapahayagang mula sa Diyos. At ang kapahayagang mula sa Diyos ay isang banal na kapahayagan. This is a divine revelation. How many of you wants to receive a divine revelation? Come on, how many of you wants to receive a divine revelation? Isang banal na kapahayagan. At ang isang banal na kapahayagan ay nagmumula lamang sa banal na Espiritu, banal na Diyos na ating pinaglilingkuran. Wala nang iba pa. Amen? A lot of people is using the word revelation. There is a big revelation. If there is a show from the television, they are always using the big revelation is coming. But today I want to tell you, the big revelation of God, the divine revelation of God is coming on your way. Coming on your way. Coming on your life. Hallelujah. Hallelujah. You cannot receive anything from God if your heart is not connected with God. Because the only thing that we can receive from God, that we can receive from the Holy Spirit, is to be able for us to be connected with the Holy Spirit. You cannot connect to any Wi-Fi signal unless you know the password of the Wi-Fi. The internet connection, right? Amen ba? Hindi ka pwedeng makakonect sa internet kapag hindi mo alam ang Wi-Fi password. Hindi ka pwedeng makakonect sa Holy Spirit hanggat hindi mo alam kung paano ka makonect. And the only thing that we can be connected to God is for us to be holy before God. That's why the first thing that the Holy Spirit do in our life when we receive Jesus as our personal Savior, before, bago siya pumasok sa puso natin, nagpapalinis muna tayo sa lahat ng ating kasalanan. Amen. Tama ba? Kailangan muna natin magpalinis because kung hindi tayo magpapalinis, anumang madumi, puno ng kasalanan, ay hindi kayang pasukan ng banal na Espiritu. Hello, are you there? Lahat ng bagay na patungkol sa kalinisan, kapag ka ikaw ay malinis, ayaw mo sa marumi. Amen ba? Ayaw mo sa marumi. Gusto mo sa maayos. Gusto mo sa maayos sa pamumuhay. Gusto mo sa maayos na patutunguhan. Why? Because you want a clean living. Gusto mo yun. Hallelujah. And I want to tell you, brothers and sisters, gusto ko sabihin sa inyo, ngayong umagang ito, o ngayong tanghaling ito, lahat ng gustong makatanggap ng divine revelation, kapahayagang nagmumula sa Diyos, kapahayagang galing sa Diyos, kapahayagang banal, hallelujah, ay kinakailangang nakakonekta sa Diyos. Nakakonekta kung ano ang gusto at naisin ng Diyos sa ating mga buhay. And that's why a lot of people in the church, there are people in the church that the Holy Spirit is already moving, but they are still ignorant in the move of God. Ignorante pa rin sa paggalaw ng Diyos. Bakit? Hindi nakakonek. Hindi nakakonek sa Espiritu ng Diyos. When the Holy Spirit moved inside the house of the church,
inside the church. Pag ang banal na Espiritu ay kumilos sa ating kalagitnaan, hallelujah, hindi siya namimili ng tao, hindi siya namimili ng edad, hindi siya namimili ng status ng buhay. Ang kailangan lang ng Diyos, handa kang kumunik, handa kang magpaayos, handa mong ibigay ang buhay mo sa Diyos. At pag handa kang ibigay ang buhay mo sa Diyos, ang Diyos ay magkukunik sa iyo. For the Lord that we serve is holy God, and He is holy forever. Shall we sing that song before we continue to read? Hallelujah. And hear the revelation of the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, God, hallelujah. Lifted high, holy, holy forever. Ooh. Hear your people sing. Oh, oh,
position your name stands above the world. Your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the world. All thrones and dominions, all powers and position, your name, it stands above them all. Your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, it stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name, it stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name, it stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name, it stands above them all. Hear your people sing. Hear your people sing, Lord. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy God, today we are ready. We want to receive a revelation, Lord. A revelation that comes from you. Banal na kapahayagan na tanging sa'yo lamang magmumula, Panginoon. Banala kapahayagan na kapag aming narinig, Panginoon, ito ay magkakaroon ng bunga sa aming mga buhay. Banal na Espiritu, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Kumilos ka sa bawat buhay ng bawat isang naririto, Panginoon. For it's not by might nor by power, but by the Holy Spirit alone, O God.
but by the Holy Spirit alone, O God. It's because the one who revealed to the people of God is holy, 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 the Lord God Almighty. Your revelation is divine. 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 Your revelation is divine, oh God. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, I know in the name of Jesus. Move. Move in this place, oh God. It's not about your servant, nor it's not about the strength and the revelation of your servant, but your revelation, Holy Spirit. Your revelation, Holy Spirit. Speak to us. Speak to the people of God today. Mangusap ka sa isang napakayamang pangusap sa oras ito. Salamat po, Amang Diyos. Mababa ang iyong lingkod at mataas ka, mapapurihan ang iyong pangalan. Maluwalhati ka sa aming kalagitnaan, Panginoong Jesus. Salamat po, Ama. We give you praise, we give you glory, we give you honor. In Jesus' mighty name, and everybody shout. Amen. I said, everybody shout. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We may be seated in the presence of God. We're talking about the Holy Spirit move, the Holy Spirit. The Holy Spirit power, the Holy Spirit touch, the Holy Spirit revelation. Hallelujah. We're talking about the revelation of the Holy Spirit. When we talk about the revelation of the Holy Spirit, the Spirit is holy, so the revelation is divine. Amen, Huba. The revelation is divine. Sabihin nyo sa katabi nyo, the revelation is divine. Pwede bang pakitapik yung katabi nyo at sabihin nyo, tanggapin mo ang revelation ng Holy Spirit. Hallelujah. Thank God I'm back for God's glory. Hallelujah. Sige po, palakpan natin ang Diyos. Hallelujah. Because He is the protector of our lives. Siya ho ang nag-iingat ng ating mga buhay. Siya po ang gumagabay. In this trip, I just felt that the Lord is giving me rest even in our flight, in my flight. There is no turbulence. No? Nung galing po kami sa Israel, nung galing po ako sa Israel, kasi nauna po ako ay Sittard, sabi ko lang sa Holy Spirit, Lord, give me a rest. Sa pagsakay ko ng eroplano, Panginoong, patulugin mo ko. Pagsakay ko ng eroplano, hindi ko na naramdaman yung pagkain. Hindi ako nakakain ng hapunan, hindi rin ako nakakain ng merienda, kasi pag mahaba ang tour, ang inyong trip, may tatlong pagkain, main dish na matatanggap ka. Yung hapunan, tapos yung merienda, tapos yung almusal. No, pera pa yung pwede ka manghingi. Yung binibigay-bigay nila kapag from time to time. Nagbibigay sila ng juice, nagbibigay sila ng panglagay kahit papano sa tiyan. Hindi ko naramdaman yon first time. Na kahit yung merienda, bumubukas kasi ang ilaw kapag ka magpapakain. So magigising ka talaga. At that time, wala akong takip sa mata. Pero for the whole trip, for 8 hours, nakatulog ako sa aeroplano. Hallelujah. The Lord gave me peace. The Lord gave me a rest in the airplane. I slept for 8 hours. And I thank God for His divine protection. Kitang-kita po namin yung pag-iingat ng Diyos. Kasi supposed to be, nung naiwan ko si Sittard sa Israel, dapat po ang balik pa ni Sittard dito ay pagkatapos pa ng 7.
Kasi yung 7 ang yung last day ng celebration ng Yom Kippur. O yung tinatawag na Feast of Tabernacle. No, the Feast of Tabernacle. Yun yung celebration na talaga. Yun yung magsasayawan yung mga Hudyo, yung mga Israelites. Magsasayawan sapagkat napatawad na ang kanilang mga kasalanan. Yung hiningi nila ng tawad ay nalinis na, kaya sila ay magsasaya at magkakagalakan sa pagsayaw at pagpupuri sa Panginoon. But that day, the war started. Nagkaroon ng giyera na hanggang ngayon ay nagkakaroon ng giyera sa Israel laban sa tatlong bansa actually na ngayon. No? Palestine, Palestinian, Lebanese, mga Lebanon at Syria. Syrians. Pero as I look at it, yung ating mga kapatid doon, tinignan ko yung kalsada, yung picture nila, ang dami pa rin sasakyan, kumakain sila sa restaurant, under war. Nasa gitna ng bombahan. Pero lahat ay nagpapatuloy ng buhay. That's why I comment, sabi ko, this is the real peace. Ito ang totoong kapayapaan. Sa gitna ng kaguluhan, nagpapatuloy ang buhay. Amen? Sa gitna ng kaguluhan, nagpapatuloy ang buhay. And that's supposed to be the Christian have. Dapat yun ang meron tayo sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pangit na sitwasyon, sa gitna ng mga nangyayaring hindi maganda na ating nararanasan. Dapat ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay nananatili sa Kanyang mga anak at hindi tayo apektado sa gawa ng kaaway. Amen ho ba? Hindi yung konting problema lang, miyak ka na. Konti problema lang ay umaayaw ka na. Hindi ganon ang Kristiyano. Amen ba? Amen ba? So I thank God for what He has done. I thank the Lord. Kasi nakita ko po yung pag-iingat ng Diyos sa aming mag-asawa. Three days before the war, naglalakad pa kami sa Jerusalem ng gabi because we slept in Jerusalem for a night. Kasi most of our time we stay in Tel Aviv, the center of Israel. And we are walking. Sabi ko kay Sitart, naisip ba natin to na isang araw lalakad tayo mag-asawa sa Jerusalem, sa Jerusalem, at tayo'y nandito, ini-enjoy natin yung kapaligiran ng Israel, ng Jerusalem. We never thought about that. We never think about it. May mga bagay na hindi man natin inisip, pero pagplano ng Diyos, mangyayari. Amen! Pagplano ng Diyos, mangyayari. Hallelujah! So kaya gusto ko maunawaan natin ngayon ang kahalagahan ng paglakad natin bilang nagkakaisang lakad sa kapahayagan ng Banal na Espiritu. Sino ang hinihingan mo ng kapahayagan? Kanino ka nakikinig? Kanino ka nakikinig? Sino ang nagsasalita sa iyo? Sino ang pinapakinggan mo? Because if you will listen to many voices, if you will listen to other voice except to the Holy Spirit, maguguluhan ka. You will put yourself in trouble.
ilalagay mo sa kaguluhan ng sarili mo. Bakit? Kani-kanino ka nakikinig. So the message of God today is about revelation of the Holy Spirit. A united force in the revelation of the Holy Spirit. Nagkakaisang puwersa sa kapahayagan ng banal na Espiritu. You cannot join the vision of this church unless you receive the revelation of the vision of God in this church. Pwede ka makisama, pero makikisaya ka lang. Pagkabuhatan na hindi ka bubuhat. Why? Because you did not receive anything from the revelation of the Holy Spirit about the vision of God in this church. Kaya makupunan nyo, may mga taong come and go. And I will tell you this, kung narito ka at hindi mo talagang natanggap ang revelasyon ng banal na Espiritu patungkol sa pangitain ng church na ito, isang araw mawawala ka rin dito. That's the reality. That's the reality. Hindi natin yun pwedeng alisin. Because Jesus, when the disciples followed Him, bagamat si Pedro ay nag-backslide kasi natakot nung pinipersecute na. Yung nagsabi na, hindi kita itatatwa, dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko. Yung nagsabi na hindi kita kailanman itatatwa, pagtilaok ng manok, tatlong beses na dininay si Jesus. Ang sakit nun. Ang sakit nun na sabihin na harap-harapan na hindi ka kilala, bagamat kilala ka. Have you met the person who denied you in front of the people? May mga kaibigan ka ba na dininay ka na? Maaaring meron nagdi-deny sa atin ng patalikod. Hindi ko naman kaibigan yun eh. Nakikisama lang ako dyan. Pero ang pinakamasakit ay yung i-deny ka ng harap-harapan. Lalo na kung kasama mo na siya for long, long time. He is with you. Peter was with Jesus during the time of miracles. Peter was with Jesus during the time when He fed 5,000, more than 5,000 people twice. 3,000, 5,000 people, more than. He was there. Nandun siya. And a lot of people was there. Ang dami nun. Yung 5,000, ang dami nun. Mahigit 5,000, ang dami nun. Sumusunod kay Jesus. Sumusunod. Pero may panahon na yung mga totoong nakatanggap ng galing sa Diyos, yung mga totoong nakatanggap ng kapahayagan, ay mananatili dun sa nagpahayag. Mananatili doon sa nagpahayag. Come on. This is a revelation. Mananatili doon sa nagpahayag. Amen? Bakit ka mananatili? Because you received. Come on. Why? Because you received. Amen? Because you receive. Nung ginamit ako ng Diyos sa California, I preach in a church of Legacy Life Church. It's a white church, American church. Nung pumunta na ako sa opisina ni Apostle Uzel, ni Pastor Uzel. Nag-uusap kami, may pumanik.
Sabi niya, I just want you to know, Bishop, that the one who said, that you said, that there is a person here who will going to start a business. And the Lord is telling you that you need to do it. And God will bless you. Sabi niya, ako yun. Sabi niya, ako yun. Kasi bukas may meeting ako sa businessman for a business thing. That's a revelation. That's a divine revelation. A word of knowledge is a divine revelation that comes from God. Hindi mo naiisip pero binibigay ng Diyos. Hindi mo alam pero binibigay ng Panginoon. Amen? Sabi niya, I just wanna thank you and honor you. Because that's me, Pastor. That's me. Ako yun. Hallelujah. And then nag-preach ako kala Pastor Tom naman. I'm just declaring that the Lord is healing people. Pagkatapos ko, sabi nung, kasi nakita ko 00 na eh. Pag kasi nag-preach kayo sa America, may timer kayo. Pag nakita nyo ng 00 na, tumigil na kayo. So nakita ko, nag-00 na siya. So I stopped. Nag-pray na ako, nag-close na ako, nag-declare na ako ng blessing, bumaba na ako. Yung mga tao, nakataas pa rin ang kamay. They are still waiting for something. Sabi nung secretary, why you stop, Pastor? Do you still have 15 minutes? Because we have leeway 15 minutes every preaching. Sa loob-loob ko, wala naman nagsabi sa akin. Hallelujah. Sabi ko, I saw the time. It's already 00. Sabi ko, so I don't have time anymore. So I just finish it. Yun ang kagandahan sa atin. We are not controlled by man. We are controlled by the power of the Holy Spirit. And we allow the Spirit of God to move in this place. Amen? Pinapabayaan natin ang banal na Espiritu because we have program, but the best programmer is the Holy Spirit. The one who moves in our hearts is the Holy Spirit. Hindi naman ako. Ang banal na Espiritu. So pagbaba ko, yung mga tao nandun pa rin. Pumanik na yung pastor. Tapos nag-pray siya ng pagtanggap doon sa mga hindi pa tumatanggap. Tapos sa tapos sa ingawain, yung mga tao nagpupuntahan sa akin. Sabi ng mga tao, sabi ng isang babae, sabi niya, I just wanna thank you, Pastor. I wanna thank you for your life. I tell you today, I am healed. The Lord heal me. The Lord heal me. The Lord heal me. Hallelujah. Pinagaling ako ng Panginoon. Maraming lumapit sa akin na naramdaman nila ang kagalingan ng Panginoon. And just because of the revelation, just because of the revelation of God, the word of knowledge is a revelation from God. Okay, let's go to 1 Corinthians chapter 2, verse 10. But God has revealed them. Sige. But God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things. Ano? Sabi diyan, the Spirit searches all things. Lahat ay nakikita ng Espiritu Santo. Lahat. Sabihin nyo nga ho, lahat. Laksa natin. Lahat. So lahat ay nakikita ng Espiritu Santo. Walang pwedeng itago sa atin. Lahat ng galaw natin, lahat ng nasa isip natin, lahat ng mga plano natin, lahat ng mga tinatago natin, alam ng Espiritu ng Diyos. Amen ba? That's why, but God has revealed them to us through His Spirit.
For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Yung mas malalim na kapahayagan ng mga bagay mula sa Diyos. The context of this verse in 1 Corinthians chapter 2, verse 10 is God revealed to us through the Holy Spirit that Jesus Christ crucified at the cross and we are saved by the power of the cross. Amen? Pinakita sa atin ng Diyos sa pamamagitan, ni-reveal niya. Kasi yung cross, during that time, ay Silia Elektrika ang katapat sa bansa natin noon. Yung mga batang 80s, wala kayong alam na doon sa mga panahon na mayroon pang Silia Elektrika na bitay. Sa bansa natin, pag ikaw ay pumatay, pag ikaw ay drug lord, isisilya elektrika ka. Mabibitay ka. Kukuryentihin ka habang nakaupo ka. Hanggang mamatay ka. To be able for you to know. Yung cross noon ay bitay na kamatayan sa nagkasala. Ngayon, tanungin ko kayo, sino dito ang hindi nagkasala? Meron ba? Baka may malakas ang loob na tataas ang kamay. Meron ba dito ang hindi nagkasala? Wala naman. Kasi kung meron, pwede ka ng tagapagligtas, ipako sa krus. So all of us are sinners. And because of the cross of Calvary, the Father, the God that we serve, revealed that we have eternal life when we repent and receive Jesus as our personal Savior. Nagpakahayag ang Diyos kung magsisisi tayo at tatanggapin natin si Jesus, makakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga yung pinakamalalim, can you imagine, yung cross ay bitay, pero yung cross ang naging dahilan na ginamit ng Diyos para tayo'y magkaroon ng kaligtasan. Amen? Supposed to be patay. Sabi mo sa katabi mo, patay ka sana. Amen? Sige, pakisabi sa kaliwat sa kanan, patay ka sana. Pero dahil doon sa bitay ng cross, buhay ka ngayon. Amen? Buhay tayo ngayon. And that is the deep things of God that was revealed to any one of us. But not only that, God has more revelation. Marami pang revelation si Lord. Amen? Sino dito ang gustong tumanggap ng revelasyon? Gusto niyo bang tumanggap ng kapahayagan mula sa Diyos? Parang yung iba lang, yung iba hindi. Gusto niyo ba makatanggap ng kapahayagan mula sa Diyos? Okay. Revelation. Revelation, sabi ng mga dictionary, bago ko sabihin yung personal na revelation ni Lord sa akin, kung ano yung revelation. Revelation is a surprising and previously unknown fact. Surprise. Hindi alam. Nakatotohanan. Diba? Sino dito mga nanonood ng Big Brother? Ay, mga plastic. A PBB. Sino nanonood ng PBB dito? Meron ba? Hoy, hindi kayo nagiging totoo. Meron ba nanonood dito ng PBB? Minsan kasi
Nagka-come out, di ba? Nung panahon na si Tony pa yung host. Today, we have a big revelation. Amen? Merong malaking kapahayagang mangyayari. At yung kapahayagan na yon ay patungkol lang sa revelation ng show. But there is a big revelation from God. There is a revelation from God na hindi pa natin alam. A surprising and previously unknown fact, especially one that is made known in a dramatic way. Diba? Kaya kapag nag-a-announce yung mga big revelation, lalong papakabahin yung mga tao, tutugtog ang ba, dun, 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 dun. Kaya mga manonood naman, kakaba-kaba. Revelation nga eh. Pag sinabing revelation, meron itong impact. Revelation has an impact. Amen? Pag sinabing kapahayagan, merong itong dating. May kapahayagan eh. Walang kapahayagan na walang dating. Pag may kapahayagan, may dating ang kapahayagan. Amen? That's why kapag ka nakarinig ka ng banal na kapahayagan sa Diyos, merong dating ang kapahayagan na nagmumula sa Diyos sa buhay natin. Amen? Hindi ito basta-basta. Revelation is an act of revealing, to view, or making known. Ang kapahayagan ay paghahayag ng pangitain ng pananaw. No, ipapakita sa iyo, ipapahayag sa iyo yung pananaw para malaman mo. Or making known para malaman natin. Revelation means to show us something we did not know or see before. Ang kapahayagan ay pagpapakita ng mga bagay na hindi natin alam o hindi pa natin nakikita dati. That's a revelation. Hindi mo pa alam. Kaya magugulat ka. Hello? Amen ba? But this is my personal revelation that comes from the Lord. Revelation is something that only God can reveal. Only God can reveal to open our spiritual eyes to see and hear His wisdom and wonderful things and plans. Amen? Ang kapahayagan ay ibagay na tanging ang Diyos lamang ang makapagpapahayag at makapagbubukas ng ating mga espiritual na pamtingin, pananaw, upang makita natin at marinig natin ang karunungan at ang kagandahan ng mga bagay at plano ng Diyos. Amen? That's a revelation. Divine revelation. We're talking about the revelation of the Holy Spirit. That's why when we talk about the revelation of the Holy Spirit, the revelation is divine. Ang kapahayagan ay banal. Amen ba? So if the revelation is divine, if the revelation is divine, the source of the revelation is the Holy Spirit. Amen ba? Pag nakatanggap ka ng divine revelation, the Holy Spirit is the source of divine revelations.
ang banal na espiritu ang siyang pinagmumulan ng banal na kapahayagan. Kaya kung gusto mo ng kapahayagang banal, Holy Spirit ang pagmumulan niyan. Kung gusto mo ng kapahayagang walang kabuluhan, ay nako, makinig ka sa walang kabuluhan. Hello? Pero kung gusto mo ng kapahayagang banal, makinig ka sa Holy Spirit. Sapagkat yan ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 10, but God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Yung mas pinakamalalim pa. Sabihin nyo nga, malalim. Sabihin nyo, malalim. Alam nyo, may kasabihan tayo, yun daw maingay, mababaw. Which is true. Pumunta ka sa mga sapa na mabababaw, klok, 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 klok. Pero pumunta ka sa ilog na malalim, tahimik. Amen ba? Napakatahimik. Bakit malalim eh? Pag mababaw, yung daloy ng ilog na dumadaplis sa mga bato, kaya umiingay. Amen ba? And the deep things of God, kaya yung mga malalalim na kapahayagan mula sa Diyos, hindi yan nakukuha sa mga maiingay na lugar. Hello? Hindi yan makukuha sa mga magulong lugar. Hindi yan makukuha sa mga lugar na kung saan-saan lang ang kapahayagang mula, malalim mula sa Diyos ay nakukuha sa malalim na ugnayan sa Diyos. Malalim na ugnayan sa Diyos. Hindi ka makatatanggap ng malalim na revelasyon o pagpapahayag kung ang relasyon mo sa Diyos ay mababaw lang. Gusto mo makatanggap ng malalim, pero ang relasyon mo mababaw? Nandiyan pa ba kaya? Gusto mo makatanggap ng malalim, pero mababaw lang ang relasyon mo. If you want to receive the deep things from God, you need to have a deeper relationship with God. Yung mas malalim, hindi hanggang pangalan lang. Hindi ang pangalan, kilala mo lang si Jesus. Pero kung sino si Jesus sa buhay mo, hindi mo ganap na kilala. Who is Jesus in your life? If you want to receive the deep things, the main source of the divine revelation is the Holy Spirit. And when you receive the divine revelation from God, you can get it in the deep relationship with God. Magagamit ka ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos kapag ka naririnig mo ang tinig ng Diyos. Pero magagamit mo lang ang Diyos kapag ka hindi mo naririnig ang tinig ng Diyos. Why? You can tell that I heard it from God, but nothing to hear. Wala ka namang naririnig. But sometimes you said, ay, narinig ko sa Lord. That's why we need to be careful when we say, thus saith the Lord. Ito ang sinasabi ng Panginoon. When you say that word, make it sure that the word you have given is really divine connection with God, revelation with the Lord, revelation from God. Amen? Amen ba? Hallelujah. The Holy Spirit is the source of divine revelation. You can only have a divine revelation from God when you have a deeper relationship from the Lord. Malalim. Sabihin nyo nga, malalim. Hindi mababaw. Amen? Kapag ka ikaw ay Kristiyano,
Kristiyano, pag may kaharap na kapwa Kristiyano at pagka hindi nakaharap ay hindi mababaw ang relasyon mo. Kapag ka ikaw ay masaya, kapag ka may kasama ka lang na kapwa mo Kristiyano at kapag ka wala na malungkot ka na, mababaw ka. Hello! Kapag ka ikaw ay matampuhin, hindi ka malalim, mababaw ka lang. Are you there? Nandiyan pa ba kayo? Naunawaan nyo ba yung sinasabi ng Panginoon? Because the divine revelation, you can receive, you can get it, the divine revelation of God if you have deeper relationship with God. Malalim. Sabihin nyo nga, malalim. Tingnan nyo yung mga magkakaibigan na kahit anong pinagdaanan, hindi nagkakahiwalay. Bakit? Malalim ang pinagdaanan. Malalim ang naging pundasyon. Amen? Amen? Yung mga taon na, hindi na yan basta-basta mabubuwag. Amen ba? Yung mga taon na, yung pagkakakilala, malalim na yung pagkakilala nila sa bawat isa. Hindi lang yung nakikita sa mukha. Because you can smile without smiling your heart. Pwede kang tumawa na hindi nakangiti ang puso. That's a fake smile. Pwede kang magsalita na hindi naman talaga totoo. Sa iyong kapwa, sa iyong kaibigan, but you know, if you are genuine friend, pag ikaw ay totoong kaibigan, may malalim na kayong pinagsamahan. Hallelujah! Hindi na yan basta-basta magigiba. Amen ba? Tingnan niyo ang mga mag-asawa. Ang mag-asawa, kapag ka malalim ang relasyon, hindi yan basta-basta magkakahiwalay. Amen ba? Amen ba? Bakit? Malalim ang relasyon eh. Ang relasyon ay hindi lamang sa tinapay. Hindi lamang sa sarap. Kahit sa pananampalataya, ang pakikipagrelasyon para makatanggap ng revelation from the Lord is not only by happiness, by the joy that we have every time may kainan. Every time mayroong pupuntahan, every time na mayroong magandang plano, at kapag ka medyo mahirap na yung plano, eh out na ako dyan. Hello. Kaya nga dito sa atin, hindi sa atin uso yung libre. Amen ba? Hindi tayo nagpapauso ng libre kasi ang totoo, kahit yung kaligtasan, binayaran ni Jesus. Amen ba? Amen ba? So makikita natin dito the deeper relationship to God result the deeper revelation that comes from God. Makakatanggap ka ng malalalim na revelasyon sa Panginoon. Hallelujah. In John chapter 14 verse 17 says, the Spirit of truth whom the world cannot receive. The Spirit of truth whom the world cannot receive. Pag ang utak mo maka-Diyos, banal, makakatanggap ka ng kapahayagan ng Holy Spirit. Pero pag ang utak mo ay carnal, you cannot receive because your brain or your thinking is worldly. Come on. Nandiyan pa ba kayo? Hallelujah! So you can receive from God. The worldly minded cannot receive. Sabi ng Bible yan. Hindi ka makatatanggap kung yung utak mo makamundo. Hanggang amen ka lang. Pero yung lalim ng amen mo, hindi malalim. Hanggang agree ka lang. Pero yung lalim ng pagsang-ayon mo, hindi malalim.
hindi mo handang tayuan. Bakit? Kasi ang makakatanggap lang ng banal na kapahayagan ay yung merong kaisipan na may kabanalan. May kaisipan ng may pananampalataya sa Diyos, hindi makamundo. Pakitanong yung katabi mo, kumusta ang sitwasyon ng iyong utak? Hello, andyan pa ba kayo? Kumusta ang sitwasyon ng iyong kaisipan? Is that worldly or not? Hallelujah. Because the revelation, the main source of divine revelation is the Holy Spirit. So if the source of divine revelation is the Holy Spirit, holy, the one who will receive the divine revelation need to be holy. Ibig po ba sabihin nun, Pastor, Tatay, dahil kasi hindi naman ako talaga banal eh. Well, lagi ko itong sinasabi, we are going to perfection. Wala pang perfect sa atin. Amen ba? Wala pa naman talaga. Sinong perfect na dito? Wala pa. Pero araw-araw, binabago tayo ng Diyos. Araw-araw, inaayos tayo ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya paayos ka. Amen? Parang mas madali sa ating magpaayos ng mukha kesa sa ugali. Parang mas madali sa ating magpaayos ng ngipin kesang umiti. Kayahin nyo si Ate Danica, kahit walang ngiti sa gitna, ngumingiti. Because it's not about the teeth, it's about the smile from God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Ang ganda nga ng ngipin mo, wala ka namang totoong ngiti. Yung ngiti mo hindi galing sa Diyos. Yung mga ngiting mapait, di masarap tanggapin. Yung mga bitter. Nandiyan pa ba kayo? Hello? Nandiyan pa ba kayo? So tandaan natin, if you want to receive a divine revelation from God, the source of the divine revelation is the Holy Spirit. Hindi lang sinabi Spirit. Sabi, Holy Spirit. Holy Spirit. Amen? Banal na Espiritu ang magpapakahayag sa atin. Handa nyo bang tanggapin? When you receive the revelation of the Holy Spirit, the revelation gives excitement. Come on. The revelation gives excitement. Nagbibigay ng galak, nagbibigay ng kakaibang sigla, na-excite ka. Diba pag nakaganyan ka lang, tapos nagpipray ka, Lord, reveal. Tapos biglang nag-reveal ang Lord sa'yo, napapangiti ka. Napapakislig ka. Yes! I know now what to do because the Lord revealed it to me. Amen? Pinapahayag ng Diyos. I was in Las Vegas. Sabi nung isang pastor sa akin, sa susunod habaan mo naman yung ano. Can you please stay long here in Las Vegas so that you can minister more? Ngumiti lang ako. Sabi ko, I cannot stay long. Because when they receive something from God, when they receive something from God, the excitement began. Pag nakatanggap ka sa Diyos, yung kasiglahan ng kagalakan nagsisimula. Nagsisimula na. Amen? Mabubuhay yung puso mo.
mabubuhay yung sigla mo. Kaya yung nabubuhay sa revelation of God, masigla. Hello! Yung mga hindi nakakatanggap ng revelation, bagsak balikat. Bakit? There is no revelation. There is no divine revelation from God. You need the divine revelation from the Holy Spirit. Hallelujah. To give you an excitement. Amen. Amen. One time, nag-preach ako sa Las Vegas, so doon sa English service ng Filipino. May mga Amerikano. Pagkatapos ko mag-preach, nilapitan ako ng Amerikano. Sabi niya, Bishop, I just wanna honor you. I just wanna thank you for the message. That message that you give. I heard that word, but there is no revelation. There is no impact. But when you preach about that, I receive a revelation. I receive the revelation from God. And from now on, I will not say anything. You will hear what is the result of your preaching. Pag nakatanggap ka, may resulta. Come on! Hindi ako maniniwala sa iyo na sasabihin mo sa akin, nakatanggap ka mula sa Diyos, walang resulta. Because when you receive divine revelation, banal na kapahayagan, meron iyong resulta sa buhay mo. Hindi mo sasabihin tinanggap mo at nananatili ka pa rin sa buhay mo, sa dating buhay mo. Pag tinanggap mo ang pagpapahayag ng Diyos, may pagbabago. Kita nyo pag natanggap natin revelation from God, yung mga kuripot, bumubukas ang palad eh, di ba? Amen ba? Bakit? Nag-reveal si Lord eh. Nag-reveal si Lord eh. Kahit ayaw mong ibigay, dahil nagsalita ang Diyos sa'yo, napapabigay ka. Tama ba? Amen ba? Amen ba? Kahit na minsan naasar ka doon sa katabi mo, kasi hindi naman talaga ka ibig-ibig, pero dahil narinig mo sa ang tinig ng Panginoon na mahalin mo ang kaaway mo, natututo mong abutin, natututo mong mahalin, natututo mong itian ang hindi plastic kundi totoo, because revelation gives excitement. Amen! Ako pag may ni-reveal si Lord sa akin, eto ang gagawin ko, anak. Na-excite ako. Na-excite ako. Na-excite ako sa gagawin ng Panginoon. That's why we need to receive revelation from God. In Romans chapter 8 verse 18, when Paul said, "For I consider that the suffering for this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Yung kahirapan natin nararanasan ngayon, hallelujah, hindi kayang ikumpara sa kaluwalhatiang mararanasan natin sa piling ng ating Panginoon. And it make us excited! Yung magkabahay ka lang na maganda sa mundong ito, ang sarap ng pakiramdam, yung bahay na maganda dito sa buong mundo, walang binatbat sa bahay na inihahanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen! Ang daan ay glantay na ginto. Ang pilak ay nagkalat. Ang diamante ay nagkalat. Hallelujah! Sa bahay na inihanda ng Diyos sa atin, tinatapakan lang ang ginto, ang diamante. Hallelujah! It makes us excited. Eh pag hindi ka nakakatanggap ng excitement, ng revelation, wala excitement. Ano? Wala kang natatanggap na papagawa ng Diyos sa'yo? Hello! Nandiyan pa ba kayo? Revelation revealed the glory of God. Pag nag-reveal ang Diyos, ipapahayag niya ang kaluwalhatian niya. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, "But we all
with unveiled face, beholding as in mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory. The Lord changing us from glory to glory. Binabago tayo ng Diyos araw-araw mula sa kaluwalhatiang patungo sa higit pang kaluwalhatian. Naunawaan nyo ba? Hello? Hindi ka ma-excite mag-amen pag hindi mo nauunawaan. Hindi ka ma-excite tumanggap sa Diyos pag hindi mo nauunawaan. Pero pag nauunawaan mo ang mensahe ng Panginoon, bawat salita na bibitawan ng pastor mo, bawat salita na bibitawan ng lingkod ng Diyos, nakahanda ka, nganga ka na, kasi gusto mo na matanggap yung susunod na salita ng Diyos na ibibigay ng mga lingkod ng Panginoon. Amen! Come on, shout amen! Hallelujah! Why? Because revelation reveals the glory of God. You will be unveiled. You can see the glory. Revelation reveals the truth. John chapter 16 verse 13 says, whoever when he, the Spirit of truth, the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth. Come on. However, ganun pa man, pag ang espiritu ng katotohanan ay dumating, hallelujah, pag ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ikaw ay kanyang aakayin. Aakayin patungo sa katotohanan. That's why when you receive a revelation that comes from God, He will guide you in the right pathway of your life. Dadalahin ka sa tama. Pag ang Espiritu ng Diyos ang magpapahayag sa iyo, dadalahin ka niya araw-araw sa tamang desisyon. Hindi ka niya dadalahin sa mali. Hindi kanya dadalhin sa inuman. Hindi kanya dadalhin sa sugalan. Hindi kanya dadalhin sa chismisan. Hindi kanya dadalhin sa kabastosan. Hindi kanya dadalhin sa pagtatalo-talo. Dadalhin ka ng Diyos sa katotohanan. Sa kabanalan. Sapagkat ikaw ay aakayin ng Diyos. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hallelujah. Of course, in John chapter 14 in verse 17 again, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, hindi kayang tanggapin ng makamundo ang katotohanan. Yung katotohanan ng kapahayagan. Tignan nyo. Kapag ka nagpahayag ang Diyos sa iyo na ibigay mo yung dapat mong ibigay at hindi mo matanggap, ang utak mo makamundo. Parang hindi na gets. I'll give you an example. There are times nag-speak sa atin si Lord, diba? Amen ba? Nalala ko yung patotoo ni Pastor Joe sa Bible School. Nung sinabi ng Lord sa kanya, bilhin mo siya ng ticket papunta ng US kasi yung pastor nagsabi, narinig niya, dadalhin siya sa Las Vegas. Magpa-pioneer siya ng church sa Las Vegas. Eh yung mga member, hindi naniwala. Yung pastor, nagsabi, yung mga member ng church, hindi naniwala. Hindi nakarinig mula sa Diyos. Listen, when your heart and your mind is open to the divine revelation of God, when your pastor, when your tatay receive the revelation, you will receive it as well. Hindi pwedeng bibigay sa pastor at hindi nyo matatanggap. Pag sinabi sa pastor, sasabihin diyan ng Diyos yan sa mga membro. At ang makatatanggap ng kapahayagan mula sa Diyos ay yung may mga kaisipang patungo sa Diyos.
Pero yung may mga kaisipang hindi maka-Diyos, maka-mundo, hindi nyo yan matatanggap. What happened? This is the best testimony that I can tell you. Yung isang pastor na nakakarinig, sabi daw niya, narinig niya yung tinig ng Panginoon, ibili niya ng ticket. Eh syempre, mahal yung ticket. Parang hindi niya matanggap. Pero nanghingi siya ng sign. Sabi niya, Lord, pag itong pastor na ito, pagkatapos siyang mag-preach, tinapik ang aking kanang balikat. Ibig sabihin, ikaw talagang nangusap sa akin. Nagkakainan na daw, lumapit sa kanya yung pastor, tinapik siya sa balikat sa kanan. Sabi niya daw, nako, si Lord na nga to. Si Lord na nga to. Hello. Ang problema, sabi pa sa kanya ni Lord, wag lang bilhan ng ticket, bigyan mo pa ng pocket money, 50,000. Hello. Hello. So kinausap niya yung church, ano yung pwede natin ibigay? To make a long story short, binigay yung 50,000, yung church natira na lang 10,000, ay ila love gift sa mga manggagawang dapat bigyan ng love gift. So ang nangyari, namumroblema siya ngayon sa nakukuha ng pang love gift. Pero binigay niya sa Lord. Hanggang a day before, tinawagan siya ng isang tao at nakipagkita sa kanya. May inabot sa kanyang brown envelope. Tapos inabot daw sila ng madaling araw sa sobrang pagod, yung bag na pinaglagyan niya, kasi sabi daw, ilagay mo na muna sa bag, mamaya mo na lang buksan. Nagkwentuhan sila. Kaya pagdating niya sa bahay, hinagis niya na lang sa sala yung bag niya, natulog na siya. Kinabukasan, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Biglang naalala niya yung binigay na brown envelope. Binuksan niya, pagbukas niya dun sa brown envelope, 500,000 piso. Hallelujah! Hallelujah! Ang maganda nun, pumunta siya dun sa church na pinagpapastoran ng pastor na sinagot, na binigyan niya ng 50,000 at binilan niya ng ticket. Sabi niya, yung pagpapalang 500,000, dapat sa inyo yun. Kung nakinig kayo sa sinasabi ng Diyos, dapat kayo ang makakatanggap nun. Kaso nung sinabi ng Diyos, nung sinabi ng pastor yung revelation sa kanya, na dadalhin siya sa Las Vegas para mag-pioneer ng church, hindi kayo naniwala, hindi kayo nagbigay, kaya kayo'y walang natanggap na pagpapala. Come on, come on, come on, come on! There are times in our lives, there are times in our lives we miss the blessings of God. Why? Because we miss the obedience in the revelation of God in our lives. Kasi pag may sinasabi ang Diyos, may mga pagkakataon di tayo sumusunod. Come on. Come on. Come on. Pero pag sumunod tayo, alam nyo, actually, pag nagsalita ang Diyos at sumunod ka, kahit wala pang perang ibinabalik sa'yo, yung kagalakan pa lang, solve ka na. Hallelujah! Yung joy pa lang. Kasi yung joy, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Alam mo, ginawa mo yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Amen! Come on, shout amen! Kulang ang amen nyo. Hallelujah! Hindi nyo na unawang masyado. Revelation reveals the truth. When you receive a revelation of God, it reveals the truth. Hallelujah. Hallelujah. It reveals transformation as well. Hindi pwedeng makatanggap ka na walang pagbabago. Come on. Kasi pag nag-reveal si Lord, merong gagawin ng Diyos. Hindi pwedeng makatanggap ka mula sa Diyos na wala kang pagbabagong mangyayari. Walang mangyayaring pagbabago sa iyo. Hindi ka mananatili dyan.
Sabi, sinasabi ko lagi sa mga matatagal ng Kristiyano, sa mga matatagal ng pastor, okay lang na makaranas ng kahirapan sa mga umpisa at sa mga time of testing. Kami, dumaan din kami doon. Ang tagal naming nagtanim mag-asawa. Hindi naman kami agad, hindi naman namin naranasan kaagad itong mga punta-punta ng ibang bansa. Hindi naman ganun lang basta-basta kadali. Dumaan din kami sa nagutom. Hallelujah. Nagutom, di nag-almusal, hindi nagtanghalian. Walang handa ng birthday, chicharon. Hello! Masaya ka na? Nung nagpastor ako dito, first birthday ko, chicharon ang handa. Kinakantahan ako ng sitar, happy birthday to you. Chicharon! Hello! Pero nung nararanasan namin yon, trinay kaming i-attempt ng kaaway. Inoferan kami sa iba't ibang bansa, inoferan kami ng malaking pera sa Hong Kong, magpastor lang sa Hong Kong, $17,000 a month, Hong Kong dollars a month. Kahit na that time 7 plus pa ang 1 Hong Kong dollar. Eh yung 10,000 kapag ka, mayroon kang 10,000, 70,000 na yun. Eh $17,000 a month ang ino-offer sa akin. Magpastor lang sa Hong Kong. Noong mga panahong yun, nagugutom kami dito. Noong mga panahong yun, walang masyado mga pagpapala. Yung mga panahon yun, iilan lang ang damit ko. Yung mga panahong yun, hirap na hirap kami. Pero nakinig kami sa revelation of God. The revelation of God to us, when we obey, we will receive the blessing. Come on. Makakatanggap ka ng pagpapala, kaya hindi kami umalis. Pinagtiisa namin yung kahirapan. Hello? Ulitin ko, pinagtiisa namin yung kahirapan. Pinagtiisa namin, masaya na kami noon kapag ang ulam namin ay sugpo. Wala kayo, sugpo ulam namin. Pero yung ulo lang yon, yung binibenta, sa palengke, lalo na dyan sa Kalentong, yung maliit na palengke doon, marami doon ulo, namimiss ko na ngayon. Yung ulo lang ng sugpo kasi yung katawan ay na-export. Yung ulo ng sugpo, bibili ako noon. Itutubog lang namin sa arena na nilagyan ng itlog, nilagyan ng asin at ng paminta, tsaka ipiprito ng malutong. Nako, ang sarap na ng ulam. Ulo lang. Pag tinanong ano pong ulam nyo, sugpo. Pinakamasarap na yon. Masarap na sa amin yon. Sarap na kami noon. Bakit? Masarap kaming kumakain kahit na nasa gitna ng kahirapan sapagkat alam namin sumusunod kami sa divine revelation of God. Yung sinasabi ng Panginoon, nilalakaran namin ang sinasabi ng Diyos sa aming mga buhay. Amen! Bakit namin tinatanggihan? Tinanggihan namin yung offer sa London na magpapastor ako, makakatanggap ako ng sweldo, ipapasok si Sitart as a nurse sa London. Kikita ka siya ng 250,000 pesos a month. Ako may matatanggap daw na sweldo bilang pastor. May bahay na kami doon. Tinanggihan namin kapalit ang mga Kristiyano sa Mandaluyong. Kaya walang magsasabi dito, kaya kami nagpastor because of the money. Nang nagsimula kami sa lugar na ito, walang pera. Hallelujah! Nang nagsimula kami magpastor sa lugar na ito, wala kaming tinatanggap. Kami pa nagbibigay. Kami pa nagbabayad ng pang-upa sa church. Tanungin niyo si Ate Arn. 2,000 lang natatanggap namin every month. Love gift. Magbabayad kami ng upa, 3,500. Kulang pa sa pang-upa ng bahay. Paano yung pagkain namin? Paano yung damit namin? Paano yung aming mga pangangailangan? Wala. But we choose to obey.
We choose to obey in the divine revelation of God because we know pag sumunod kami sa kapahayagan ng Diyos, ang kasunod nun, pagpapala, ang kasunod nun, biyaya na nagmumula sa Panginoon. Don't miss the revelation of God to obey so that you do not miss the blessings of God in your life. Malakas ang loob ko maghamon sa inyo. Sinabi ko kahapon sa mga pastor ng kabataan at leader ng kabataan, malakas ang loob kong maghamon sa inyo ng pagsunod sa Diyos. Bakit? Alam ko na pag sumunod kayo sa Diyos, kaya kayong pagpalain ng Panginoon. Pag nagsalita ang Diyos sa inyo, ginagawa ng Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. Hindi sinungaling ang Diyos. Tama ang ginawa namin. Sumunod kami sa sinasabi ng Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Dahil kung hindi kami sumunod, hindi namin mararanasang pumunta ng Israel. Hallelujah. Pangatlong punto ko na yon ng Israel. Hindi namin mararanasang sama-samang pumunta ng Japan. Hindi namin masasaranasang sama-samang pumunta ng Singapore, ng Hong Kong, ng Malaysia, ng Australia. Hallelujah! Ng Vietnam, ng Cambodia. Hallelujah! The God that we serve is a powerful God. When the Lord speaks to you, when the Holy Spirit reveals something, He will do it. Obey. He will do it from nothing. When I received the revelation, transformation came. Mula sa sapatos na pudpud natin di makabili, ngayon pumunta kayo sa sapatosan ko. You can see. Malakas ang loob kong maghamon sa inyo, mga anak, kasi naranasan ko. Naranasan ng pamilya ko yung mga tinanggihan naming offer na pupuntahan namin. Ngayon, may invitation kami papuntang London. Magsasalita ako sa anniversary next year sa isang church sa London. Hallelujah! 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 Are you ready to receive the revelation of God? Are you ready to receive the revelation of the Holy Spirit? Are you ready? When the Lord speaks to your life today, receive it! Receive it! Receive it! And obey! Obey! Hindi madali. May mga revelation na hindi ganun kadali. Kadalasan hindi natin alam kung ano ang kasunod na mangyayari. Pero ang mahalaga, sumunod sa Diyos. Bagamat hindi natin alam ang kasunod, ang mahalaga, sumunod. Bagamat hindi natin alam ang kasunod na mangyayari sa buhay natin, ang mahalaga, sumunod tayo sa revelation ng Diyos. Sumunod tayo sa sinasabi ng Diyos. Sumunod tayo sa pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Oh, rabakatatarabahande. Oh, God, oh, God, oh, God, hallelujah. Shakatarabahande. The revelation of God, the revelation of God. I want you to open your spiritual eyes today. Open your spiritual eyes. Just close your eyes right now.
Kasi ayoko makita nyo yung natural. When you close your eyes, I want you to open your spiritual eyes. And I want you to receive a revelation from God. A revelation from the Holy Spirit. God is doing something right now. The God that we serve is holy. Holy, 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 holy. That's why the divine revelation will receive from the Holy Spirit. Oh, God. Holy, holy forever. Oh, hear your people sing. Nangungusap ang Diyos sa iyo, tumayo ka. If you receive, kung may natatanggap ka kapahayagan ng Diyos, tumayo ka. Tumayo ka. At sabi mo, Panginoon, I'm here. Magsalita ka, magsalita ka. Magsalita ka sa buhay ko. Magsalita ka, Panginoon. Magsalita ka, Panginoon. Holy forever. Magsalita ka, Panginoon. Holy forever.
God Abba. I want everybody to stand up right now. Tayo-tayo, hallelujah. I just feel the Spirit of God. 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 I just feel the Holy Spirit. 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 Holy Spirit. Holy Spirit. The angels cry. Nakatatanggap ng kapahayagan mula sa banal na Espiritu, raise up your hands. Walang sapilitan, huwag kayo magtataas pag wala kayong natatanggap sa Diyos. Pero pag meron kayong natatanggap ng kapahayagan, taas niyo ang kamay niyo sa Panginoon. At sabihin niyo sa Diyos, Panginoon, susunod ako. Panginoon, susunod ako. Panginoon, susunod ako sa iyo. Hallelujah. Tinatawagan ko sa unahan, sa altar, lahat na may narinig sa Diyos at handang sumunod dito sa unahan. Halikayo, sama-sama tayong manalangin. Papanalangin ko sa iyo. Halikayo dito sa unahan. Come on, come on, come on, come on. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, Lord. Sumunod ka sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos. Hallelujah. Holy creation cry. Yes, oh God. Holy. Yes. You lifted. Yes. Holy. Yes. Yes, Lord. Punuin mo. Punuin mo. Yes, oh God. Yes, oh God. Jesus, the Holy Spirit is moving. What kind of manner? The Holy Spirit is moving. The Holy Spirit. Oh, Rabba, Mahade. Yes, yes. Hallelujah. Holy Spirit! Holy Spirit! Holy, holy forever! Oh God. Hear your people say, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. And the angels cry.
Mga kinakausap ang Diyos, binibigyan pa kita ng pagkakataon. Hindi lang itong nasa harapan, naririnig niyo ang tinig ng Panginoon. Halika kayo dito sa una. I wanna pray for you. Come, come, come. There's a voice from God. There's a voice from the Lord. Voice from the Lord. Hallelujah. Lahat ng kinakausap ng Panginoon, you need to obey. You need to obey the voice of God. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Come on. I want you to come forward. Come forward. Come forward. Come forward. Sige, sige. Meron pa, meron pa. Come forward. Hallelujah. Come forward. Come forward. Come forward. Come forward. Don't miss. Don't miss this time. Huwag mong ma-miss ang oras sa ito. There is a special touch that comes from God. Gagawin ng Diyos ang sinasabi niya sa iyo. Gagawin ng Diyos. Oh, rabakata, rabahate. Oh, rabakarabahate. You will live till the yes. Oh, receive. In a moment. Jesus. People sing, holy,
Among the people, oh God. Reveal yourself, Lord. Reveal in the name of Jesus. Holy forever. Yes, in Jesus' name. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Oh, holy.
Salita ang Diyos. Receive. The Holy Spirit speaking right now. Revelation. 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 Receive. Salamat po, Panginoon, sa salita ka sa amin. Jesus. Lord, anumang pinahayag mo sa amin, Banal Espiritu, susunod po kami. Gagawin po namin ang pinapagawa mo sa amin. Bless each one of us, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa. Panginoon, simula sa araw na ito, ibang kakaibang paglakad ang kanilang mararanasan. Ang tagumpay ay lalakip, ang pagpapala ay dadaloy, at ang kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu ay gagalaw sa bawat buhay ng bawat isa. Magsasalita ka sa amin, Panginoon, araw-araw. Bawat araw, magsasalita ka sa amin. Salamat po, Panginoon. Susunod kami at gagawin ang sinasabi mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong papuri, pasasalamat, at pagdakila sa pangalan ni Jesus. And the angels cry,
creation's cries. Oh, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear the people say, oh, Panginoon, dinadalangin ko po maging yung mga nanonood online in the name of Jesus Christ of Nazareth. Receive the revelation of God in your life and obey what God wants you to do. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, receive the revelation of God right now in Jesus Christ's name. And in the name of Jesus Christ of Nazareth, obey what God is revealing to you in your life right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth, receive it in Jesus' name. The highest your name, it's the greatest your name, stands above and more. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above and more. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above and more. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above and more. Your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above and more. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above and more. Tanggapin mo lahat ng papuri. Tanggapin mo po lahat ng pasasalamat. Salamat sa iyong mga himala. Salamat sa iyong mga biyaya. Something is happening right now. Something is happening right now. Receive your miracles. Receive your miracles in the name of Jesus. Receive your miracles in the name of Jesus. Receive your miracles. In the name of Jesus, receive your miracles. Receive it. Receive. Receive. Receive in the name of Jesus. Receive. Hallelujah. 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 Panginoon, kulang ang aming mga salita para pasalamatan ka sa himala, sa kapahayagan, sa paggalaw mo sa bawat buhay ng bawat isa. Panginoon, sa oras pong ito, pangalang higit sa lahat ng pangalan, pangalang sinasamba ng buong mundo, pangalang nag-iingat sa bansang Israel, at sa bansang Pilipinas,
at sa bawat bansang nagtitiwala sa iyong banal na pangalan. Pangalang Jesus, Yeshua, Jesus, Yeshua, Jesus, Yeshua, Jesus, Yeshua, Jesus, Yeshua. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Your name is the greatest. Your name is stands above and all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above and all. Shall we all lift up our hands unto God? And shall we shout all glory? All honor, all power, all praises, all worship, and all thanksgiving belongs to Jesus Christ. And everybody shout!